bayan, dito tayo sa may Seascape Village. Ayan, napakaganda ng lugar na ito. Ayan. Isa sa mga magandang pasyalan to. At napakasarap ng mga pagkain dito sa may lugar na ito. Ayan, ito pong Seascape Village, malapit lang siya sa may ito pong Lime Hotel. Oh. Itong kulay white na yan. Ito yung sa likuran natin, yun, doon po yung Coconut Palace at Sofitel Hotel. Sa ngayon mga babayan, tayo ay kukuha ng ating update dito sa may Manila Bay Reclamation Project ng SM Prime Holding. Ayan, pumasok tayo sa may Seascape at kinuna na rin natin yung lugar ng Seascape para kung gusto nyo pumasyal dito. Yan, open na open at napakasarap ng mga pagkain dito mga babayan, lalo yung mga seafoods nila. Itong mga sikat na dampa rito sa may Manila Bay. Ayan, sa ngayon mga babayan, ito, no? Ito yung nakikita ting ganap ngayon dito. At walang gaanong gumagawa sa area na ito, maliban doon sa may nagbabaon ng, ano, ng geotextile. Ayan, halos di na makita yung dagat. Oh. Tingnan mga babayan. Di na makita yung dagat. Dati ito, puno ng puro itong tapat natin, dagat ito. Eh. Kaya pagpupasyal tayo dito, misan sa hapon, nung di pa nire-reclaim itong mga babayan, misan pupasyal tayo dito. No? At yan nga, dagat pa dati ito. Sarap ito pati ng hapon kasi kitang-kita tayo yung pinaka-sunset dito. Yan, kita natin yung sunset dito. No? Napakaganda, sarap tumambay rito. Kaso ito nga, nangyari eh. Buhangin na, hindi na dagat, nakikita natin buhangin na. At ito nga, talaga namang balang araw mga kababayan ay dumating man ang mga dalawang dekada, siguro matagal na yung dalawang dekada ay makikita natin dito ay talagang puro mga building na establishmento. At hindi natin makikita na yung sunset na dating nakikita natin dito, maaaring matatabunan na ng mataas na building. Yan ito mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin yung ginagawang walang tambak ngayon ng buhangin. Wala tayong kitang vessel or barko na nagtatambak ng buhangin ngayon dito, maliban sa mga nagpapatag ng buhangin, no? Maring abangat ito ng mga araw, magkakaroon naman ang pagkatambak ng buhangin dito. Sa ngayon, pinapatag-patag lang nila yung mga buhangin ngayon dito. Para sa may bandang wala, doon yung mga equipment eh. Nung nakaraang araw lang, update tayo, dito yung mga heavy equipment, tapos magkambanggaan sa dami. Oh, dami ng heavy equipment, mabayan, grabe. Kaya ang bilis ng ginagawa ng pagpapatag at pagkatambak ng buhangin. Pagtambak ng buhangin, patag ka agad. Ganun kabilis sila, mga kababayan. Walang sinasayang na oras. Ayan to, kita po natin, abangan po natin, ano, at sa may bandang unahan doon, medyo mataas pa yung buhangin doon. Doon nila sinisimulan gawin ipatag ulit. Nilipat tayo sa may kabila, sa may Lime Hotel, para makita po natin sa may bandang unahan yung ginagawa roon. Kasi mayroon truck doon na tinatransfer ng baku yung mga buhangin. At nililipat sa ibang area. Kung saan medyo mababa yung lugar, doon nila itinatransfer. Ayan mga kababayan, lipat lang tayo doon sa may gilid ng Seascape Village. Medyo mainit na, no? Yan, pasadahan pa natin tong Seascape Village. Ayan, meron Japanese restaurant din dito. Ito, Japanese restaurant to eh. Yan, ganda sa gabi dito lang pag may ilaw. Ganda rito. Yan, kanina galing tayo sa may Lime Hotel. Nasilip natin doon, walang ganong gumagawa ron. Sinasang araw, puspusan yung ginagawa nyo ng pagpapatag doon. Ngayon ay naipatag na rin nila. Yan sa ngayon, dito sila nakatutok oh, sa may bandang area na to. Yan, ito naman yung mga pinapatag nila ngayon dito. Medyo malayo lang talaga mga kababayan. Halos natin makita eh. Maliban pag isusum natin. Pag masum kasi medyo magalaw yung camera natin eh. Ayan, oh, pinapatag na nila. Oh. Medyo mataas pa yung area na yan. Eh. May mga area na medyo mataas. Ano?
Yan yung mga buhangin dyan. Kinakalagyan nila sa truck para i-transfer kung saan ang area na medyo mababa. Yan kilang pantay yan eh. Yan sa ngayon mga babayan, tabayan lang natin ano. Maring hindi lang dito kataas itong nakikita natin tambak ng buhangin dito. Maring tumaas pa yan kasi yung balita po natin, no? At may mga comment din ng ating mga viewers, sinasabi nila na pagtapos tambakan ng buhangin to, yan, bubuhusan ng tubig yan, ganun lang nangyari nung nakaraan, talagang bumaha. Kasi para makompress yung mga bumaba, yung mga buhangin, makompress, masiksik lalo. Then tatambakan ulit ng panibago yan. At meron pa palang lupang itatambak dito, hindi lang lupa pati bato. Hayaan ng ilang taon to. Hayaan na tubuan to ng mga damo, mga puno, hanggang sa masiksik. Sa maraming taong nilipas, ay pag na okay na to, check na, talagang pwede yung tayuan ng building. Yan, tatayuan na to mga kababayan. At maaaring 10 dekada, 20 dekada, no? Ay makikita natin yung pinakaresulta nito. At kaya medyo magiging saksi tayo mga kababayan sa mga susunod na henerasyon. Ikukwento natin yung patungkol dito sa may Manila Bay na ito, na kung saan talagang kung paano natin sinubaybayan yung ginagawang pagtambak ng buhangin dito. Ayan, nakakatuwa tingnan kasi nga talagang alam ko, naniniwala ako ng proyekto nito ay magbibigay ito ng magandang taas ng dagdag ng ekonomiya natin lalo sa Pasay, nagsisapok ng Pasay ito at ganoon din sa pagbibigay ng maraming trabaho ito, kaya mga residential, no? Condominium, maraming may tatayo dito mga kababayan at magiging story sa attraction itong lugar na to kasi ang plano nito para siyang Dubai or Singapore at maaaring dadaong dito yung mga cruise ship, no? Kasi itong design na to talagang pwede siyang daanan ng cruise ship itong lugar nito at talagang napakaganda ng plano rito. Kaya sa ngayon yung mga makikinabang siguro ito makapagtrabaho ito, yung mga elementary ngayon baka sila na yung sunod generation ng makapagtrabaho rito. Maraming meron din naman sa pasalukuyan ngayon pero sa panahon na tingin ko 20 years ito kompleto to ay medyo matagal-tagal, no? Ano ngayon 2023 2043, no? Ay makikita na natin yung pinaka-resulta nito mga kababayan. Lakas ng hangin. Ayan, ang ganito lang muna yung ating bago na kayo sa ating channel. Kung gusto mo mag-like and subscribe at click ang notification bell para mag-update tayo sa ating mga vlog video. Kundi sa ating isang ginagawang live stream. Bye-bye po and again.